Hello guys, ngayon magluluto tayo ng marbuga guys. Ayan yung carne, carnero yan. Paanohan ko muna, patanggalan ko ng tubig siya bago ko ilagay yung mga sangkap. Ayan yung yan, sibuyas, purpupare, garlic. Ayun na yung kunti na lang yung tubig, kaya nilagay ko na yung mga sangkap. Hindi ko na nilagay ng mantika kasi nagtaba yung carne na yan. So, ilis natin yung taba para hindi ko nakasakit sa high blood. Okay, ganyan lang yan dito. Ayoko muna yung mantika. Ayun, lagay ko na yung mga sangkap. Lagay ng mga kamatis na blender ko. Tapos ngayon, maglagay na ako ng mga Arabic spicy. Ayan, naglalagay na ako niyan. Black pepper. Kurkum. Tsaka yung mixed spicy. Ayan na, nakalagay na lahat. Tapos, tomato paste. Kasi kulang ha, napula po yan siya na pagkain. Kailangan ng tomato paste. Nilagay ko ng tomato paste. Tapos pagkatapos lahat, nilagay ko na naging ko lang ng toffee para malpalambot sa carne. Ayan. Pagkatapos, ngayon maghiwa na naman ako ng mga gulay na ihahalo ko mamaya pag nalambot na yung carne. Ayan, carrots, patatas. Yan yung mga pangasangkap na pag nagluto kami dito ng marbuga. Marbuga po ang tawag niya dito. Ayan, mga ano yan, fettuccine na ang tawag niya dito, kusa. Pagkatapos ay talong. Hiwa ko lang talong. Ayan, hiwain ko lang siya ng apat para hindi siya madurog. Ayan, ganyan lang yun siya, ganyan, talong. Ayan, tapos na, dalawang talong kasi malaki yung kaldero na nilulutuan ko ngayon kasi para sa mga pahapuna ng mga anak at apo na kasi Huwebes po ngayon. Ayan, luto na yung i-aside ko muna yung mga gulay. Tapos ngayon, hinakulang ko muna yung karne. Ngayon, magmasa na ako ng harina na pinatubo ko kanina. Ayan. Ang ginagamit kong harina ay brown. Mamasahin ko siya ng manipis. Yung manipis na manipis. Kailangan manipis kasi para pag para masarap siya pag manipis. Ayan, minamasa ko na siya guys. Brown na harina. Pagkatapos na, di ba, malaki na siya manipis. Ilagay ko dun sa ibabaw ng karne. Ayan, ilagay ko na siya yung babaw ng karne. Pagkatapos niyan ay ihiwalay-hiwalay mo siya, guys. Yan. Ihiwalay-hiwalay mo na siya. Ganyan. Continue yung mga may tira, yung mga tirang harina. Ganyan ang gagawin. Hanggang maubos yung harina na pinatubo ko. Hanggang maubos siya. Pagkatapos niyan, ayan na yung ibang harina na ginagawa ko rin. Ayun. Nalagay ko na, kailangan hiwalay-hiwalay mo siya, hindi yung malaki. Ayan. Hanggang maluto siya. Ibuwil mo lang siya na ang mga makunting apoy para hindi masunog sa ibaba. Ngayon, luto na yung karne at saka yung harina. So, nilagay ko na yung mga gulay. Tapos, pinakuluan ko lang siya ng kunting apoy hanggang maluto lahat. Ayan. So, I'm ready for it. So, thank you for watching.